Tingnan natin ang larawan ng inner pictures na ito ng isang amang itinapon sa kalsada ng kanyang sariling anak na babae. Ang kwento, nabangga ang kanyang sinasakyan habang papauwi siya galing sa kanyang trabaho. Nagising na lamang siya sa ospital na hindi makagalaw ang mga paa at hindi makapagsalita. At dahil dito, kinailangan niyang manatili sa ospital para sa kanyang pagaling ayon sa kanyang doktor. Nakiusap siya sa kanyang anak na babae na tulungan siya sa mga bayarin sa ospital. Subalit tinanggihan siya ng kanyang anak. Kaya naman, naisipan niyang ibenta ang kanyang apartment hanggang sa unti-unti nang nauubos ang kanyang pera para lamang sa kanyang pagaling. At dahil dito, tinanggihan na siya ng kanyang doktor dahil wala na siyang may pambayad sa kanyang check-up. Kaya tinawagan niya ang kanyang anak na babae para sunduhin siya sa ospital at doon na lamang manirahan sa kanya. At dumating naman ang kanyang anak at umaasang sana'y kupkupin siya at alagaan. Subalit, sa mahaba nilang paglalakbay sa daan, bigla na lamang napahinto ang sasakyan at sinabi ng kanyang anak na babae na lumabas siya at wala na siyang pakialam. Animoy nagtapon man lang siya ng isang basura na wala man lang halaga. Napaka-selfish ang naging asal ng kanyang anak. Napaka-sarili ang inasal ng kanyang anak. Ito marahil ay dahil na-spoil niya noong kabataan kung ano-anong mga regalo ang kanyang ibinibigay. Sa kalagitnaan ng kalsada, sinubukan niyang makisakay sa ibang mga sasakyan. Ngunit wala man lang nagpasakay sa kanya ni isa. Hanggang sa bigla na lamang may napahinto na isang sasakyan sa harapan niya. Isang buntis na babae ang biglang lumabas at napahingi ng tulong. Ang makina ng kanilang sasakyan ay hindi na umaandar. Sa sobrang sakit, napasigaw ang babae na hindi na niya kaya. At dahil may karanasan sa pagiging mekaniko ang isang amang napabayaan sa kalsada, sinubukan niyang tulungan at ayusin ang makina nito. Sa wakas, napaandar niya ang makina at nakiusap siyang makisakay patungo sa syudad. Habang binabaybay nila ang kalsada, ikwinento niya ang kanyang kalagayan at umaasa siyang makakahanap ng bagong papasukan sa syudad. Makalipas ang ilang araw, wala pa rin kumpanyang tumatanggap sa kanya. Ito'y marahil sa hindi siya gaano makapagsalita at hindi makalakad ng maayos. Tuloy pa rin siyang nakikipagsapalaran sa kalye. Isang araw, habang siya ay natutulog, may isang isyangherong gumising sa kanya. Ito ay nagpapasalamat sa pagsalba sa kanyang asawa at sa kanyang anak. At bilang pasasalamat, dinala niya ito sa kanyang salon. Inayos at ginupitan. Dahil ilang buwan din siyang nagmukhang taong grasa. At dahil naging maayos na ang kanyang itsura, sinubukan niyang maghanap ng trabaho. At natahanap naman ito sa isang auto shop. Sa sobrang tuwa niya dahil nakahanap na siya ng trabaho, gusto pa rin niyang ibahagi ang lahat ng kung anong mayroon siya sa kanyang anak. Kahit ganun pa man ang naging trato sa kanya ng kanyang anak na babae, sinubukan niyang tawagan ang kanyang anak na babae, subalit pinagsisigawan siya sa telepono. Nakiusap pa rin si tatay at makalipas ang ilang minuto, pinadala niya ito ng pera dahil wala na itong pambayad na renta sa kanilang bahay. Sa kabila ng lahat ng mga pangyayari, pinapatawad pa rin niya ang kanyang anak na babae. Kay tatay, anak pa rin niya ito kahit na anong mangyari.